Yung muli, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na makagawa tayo ng panibagong video. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano magtuno ng karburador. Bakit nga ba tayo nagtuno ng karburador? So, nagtuno na tayo ng karburador para makuha natin yung tamang mixture ng air and fuel mixture. Kasi, sa mga hindi nakakaalam, baka yung karburador nyo ay ang mixture niya ay lean mixture, which is masama sa motor kasi mainit yun eh. Pag rich mixture naman, masama rin sa motor, tsaka makigas yun. So, ano nga ba lean mixture? So, pag sinabing lean mixture, more air, less gas. So, ibig sabihin, mas madaming hangin ang pumapasok kaysa sa gas. So, kaya lean mixture. So, ang tinatarget natin pa nagtutono, which is yung optimal mixture. Pag sinabing optimal, yun yung tamang templa ng air and fuel mixture. So, ang rich mixture naman, opposite yun ng lean mixture, mas maraming gas pumapasok kaysa sa hangin. Rich mixture ang tawag doon. So, paano natin malalaman yun? Nagtuturo tayo. Kaya mahalaga tayo nagpa-plug reading. Hindi lang basta-basta kasi doon tumatagal yung makina eh. At saka dagdag power sa makina pag nakuha nyo. So, kaya mahalaga yung plug reading. Paano ba malalaman sa plug reading? Sa plug reading naman, malalaman yung lean mixture, yung thread ng spark plug nyo, para siyang puti. Pag puti siya, ibig sabihin, lean mixture siya. Pag kulay halos itim na, sobra namang kalawang, rich mixture ang tawag doon, ibig sabihin madami yung gas kaysa sa hangin. So pag once na yung parang kalawang lang, kinakalawang yung spark plug nyo, yun, tama. So yun ang optimal na tinatawag. So yun, umpisa na tayo kung paano magtono. Kick. So, ito yung itutono natin ng motor. So, baling itong motor na ito, kung makikita nyo, Honda ang tatak, pero ang totoo, hindi ito Honda. Rakal talaga. Pinalitan niya yung engine cover ng Honda, pero rakal talaga siya. So, mga bagay na dapat nyo malalaman pa nagtutono, dapat pa nagtutono kayo, hindi maingay yung lugar, sa dapat nasa tamang temperature yung makina nyo. Hindi naman sa malamig, hindi naman sa masyado mainit. So, tama lang. Tsaka kung mas maganda sana magtuno ng carburetor, meron kayong tuning instrument. Yung, ano ba yung tuning instrument? Yung tachometer, tsaka yung vacuum gauge. Yung tachometer, yun yung sumusukat ng bilis ng ikot ng makina, or yung RPM gauge. Yung RPM o revolution per minute. So, yung vacuum gauge, siya naman yung sumusukat ng lakas ng hangin na pumapasok sa intake. So, kaso, wala tayo nung. Kaya ang gagamitin natin, pakiramdaman na tinatawag. Dapat, hindi maingay para marinig niyo yung andar na makina. So, sa pagtutuno ng carburetor, kung nakikita, ang kailangan lang natin na gamit dyan, minsan sa ibang idle screw tsaka air and fuel screw, flat screw ay Phillips screw, minsan naman flat screw. So tingnan niyo na lang kung ano yung carburetor. So dito sa carburetor ko, so ang idle speed screw niya ay naka Phillips screw, yung air and fuel mixture screw, so flat screw siya. So yun pala, konting dagdag, minsan yung air and fuel mixture screw nandito siya sa kabila. So, minsan naman nasa ilalim. So, mayroong pagkakaiba yon. So, pag nandito ang air and fuel mixture sa may parte ng fuel, parte ng to sa manifold, ang kinokontrol niya ay yung fuel. So, ibig sabihin, pag once na inikot natin to pa-clockwise, ibig sabihin, dinadagdagan natin yung hangin tsaka binabawasan natin yung fuel, which is lean. Masama sa makina yon. So, pag counterclockwise naman ang ikot natin ito, so, dinadagdagan natin yung fuel, binabawasan natin yung hangin, which is rich yung tinatawag. So, kailangan
tamang-tama lang yung ano natin. So sa pagtutuno, ito kasi napainit ko na to eh. Papandarin na lang natin. So sabi ng ibang mga mekaniko, pag nagtutuno daw, kailangan daw tinataas yung idle speed niya or tinataas niya. So sa akin, hindi ko ina-advise ng ganun. Kasi hindi mo naman kailangan, ingay lang na makina maririnig mo eh. Ingay lang na makina maririnig mo, mas mahirap pa. Siguro, discarte na rin ng iba. So sa akin, so yun, subukan na natin. Pandarin na natin. Yun, mandal na. So, kung nakikita nyo, naka-minor, itataas lang natin ang kuti para hindi siya mamatay. Hindi siya mamatay. Yan. So, ngayon, sa pagtuno ng carburetor, hahanapin nyo dito sa air and fuel mixture yung pinakamatining na tunog ng makina o yung pinakamagandang tunog ng makina. So, ito palang carburetor. So dapat mas maganda, alam niyo rin yung stock na setting nito ng air and fuel mixture. So ang stock nito sa akin ay 1 and 1/2. So isa't kalahati. So 1 and 1/2 na ikot yung stock nito sa akin. So itutuno na natin. So kung pakinggan niyo na maigi kung may nagbabago ba sa takbo, taas natin ng konti. Yan. So, half-half lang ang pagtutuno. Yan, nakikita nyo? Bumaba. Yan, bumaba ba? Balik. Kalahati lang. Yan, bumaba ba? Yan, bumaba ba? Ayan. Pakinggan nyo, tumataas yung RPM nya. Yup, sa pangikot. Yun, tumataas. Pansin ninyo, isa pa, yun, bumaba, isa pa, yun, bumababa, yun, walang nangyari, isa pa, so yun, walang nangyari, yung kanina, nadaanan na natin, so yun, walang nangyari. Ayan, pansinin nyo, tumataas, bumibilis. Ayan, bumababa. Hop, humihina. Hop, pansinin nyo, bumababa yung tunog. Ayan, mamamatay. Balik tayo. Ayan. Yung bumibilis. Isa pa, kalati pa. Ayan. Pansin nyo, mas mabilis to kumpara dito. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, tama, kalati pa. Ayan. Ibig sabihin, so, dito na to, ito yung pinakamagandang setting nya. Pinakamagandang tunog na makina, tsaka mas mabilis sya. So, dito sya. So, ibig sabihin, ganun lang yung pagtutuno ng carburetor. Saka natin ibababa yung idle speed. Yun mga bro. So ganun lang yung pagtutuno ng carburetor. Sa una lang siya mahirap, pero pag lagi nyo lang ginagawa, mas madali nyo makukuha. Saka maganda rin yung kayong may mga motor, tayong may mga motor. Mas maganda, alam natin kung paano gawin yung mga simpleng ano sa motor. Mga simpleng gagawin lang kasi malaking tipid eh. Kung ikaw na mismo yung nagme-maintenance ng motor mo. So ito yung sinasabi kong motor. Nabili ko to 3,000 sa katrabaho ko kay Paring Bibas. Salamat. Alam mo, nagipit ka eh. So ito nabili ko. Ano to? 3,000. Lahat ng wiring niya hindi na siya gumagana. Hindi siya umaandar. Tsaka yung plano niya parang basura na nga ito eh. Pero sabi ko, bilhin ko na lang kasi yung plano ko. Tinda siya na ako ng fishbowl eh, kaso hindi natuloy kasi walang budget pala. So, tingnan natin kung anong itsura nito ngayon. So, yun mga bro. So, ito yung sinasabi ko sa inyo.
na 3,000, 'di ba? Parang bike lang. So nabili ko to, ito. Wala to lahat. Yung telescopic nito, kinakalawang. So wala siyang mga switch, throat, mga ito, nagpalit na ako ng handle grip, throttle cable, nagpalit na rin ako. Tsaka yung nirewiring ko natin. So buong wiring pinalitan ko na. Yeah, nagpalit din ako ng bumili din ako ng ano, ito, brake master, tsaka caliper, isang seat binili ko. Busina, nagkabit din ako ng dalawa. Relay, bago na tong relay. So ngayon nansira nito, starter. Starter na lang kasi yung carbon brush niya tsaka yung mga magnet niya durog na. So kailangan talagang replacement talaga ng bago. So kailangan bago na. So ito, footrest, bago na rin. So yun lang ang mga pinilitan ko dito, tsaka yun lang. Wala pa sa 2,000 na gastos ko dito. So yun, salamat kay Parang Bibas. So yun mga bro. Kung meron kayong gustong pag-usapan natin sa motor, i-comment nyo lang sa baba at malay nyo, baka alam ko. So handa akong magbahagi ng kalaman ko, ma-share yung mga natutunan ko rin, kasi ako hindi nagpapamaintenance ng motor sa ibang ano eh, lahat yan. Yun mga bro, kung meron kayong gustong malaman o matutunan, comment nyo lang at sasagutin natin yan. So yun, God bless at salamat.